Bago magsimula ang video, huwag kalimutang mag-like, subscribe at turn on ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Halina't magsimula! Ang mga non-fungible na token ay kasalukuyang kumukuha ng collectible at digital na industriya ng sining. Biglang, ang anumang anyo ng isang digital artist ay nakakahanap ng mga bagong pagkakataon upang ipakita ang kanilang sining at makakuha ng isang mabigat na presyo para dito. Hindi lang mga digital artist kundi maging ang mga celebrity at iba pang multinational na industriya ay sumasali din para ma-secure ang kanilang pwesto sa digital assets front. Kamakailan, ang record-breaking na auction ng non-fungible token o NFT art para sa $69 million Ethereum ay ang dahilan sa likod ng biglaang pag-akyat sa kasikatan ng NFTers. Ang pamumuhunan sa mga non-fungible na token ay hindi katulad ng pamumuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang bawat NFT ay iba, at ito ay may iba't ibang valuation at pagpepresyo. Kaya, upang bumili at magbenta ng mga NFT, kailangan mo ng ilang uri ng media na naka-attach sa kanila upang mapataas ang kanilang paghahalaga. Sa paghusga mula sa lahat ng atensyon sa mga NFT, marami ngayon ang nalilito kung paano sila makakabili at makakapagbenta ng mga NFT. Kaya, ang gabay na ito ay tututuon sa proseso ng paggamit ng mga NFT bilang isang paraan ng pamumuhunan at tutulong sa iyong mapagtanto kung paano ka makakabili at makakapagbenta ng mga NFT upang money ang mga benepisyo ng bagong pagkakataong ito. Kung gusto mong malaman kung paano bumili ng NFT, kailangan mong sundin ang ilang mga hakbang. Bago ka makabili ng anumang NFT, kailangan mong malaman kung saan ibinebenta ang mga NFT sa unang lugar. Dahil isa itong blockchain-based na token, may mga marketplace kung saan maaari kang bumili at magbenta ng mga NFT. Kaya, bago magpatuloy, ituturo namin ang ilan sa mga sikat na marketplace para sa iyo. Maaaring mag-alok sa iyo ang iba't ibang marketplace online ng isang platform para bumili at magbenta ng mga NFT. Ngunit hindi lahat ng marketplace ay nag-aalok ng parehong uri ng collectible o sining. Sa makatuwid, batay sa marketplace na iyong pinili, maaari kang bumili ng isang partikular na uri ng collectible. Karamihan sa mga marketplace na ito ay may malawak na hanay ng mga NFT na maaari mong bilhin, ngunit ang bawat platform ay gumagana ng medyo naiiba. Maaari kang pumili ng anumang NFT marketplace at lumikha ng isang account. Gayunpaman, bago ka bumili o magbenta ng kahit ano, kailangan mong kumonekta sa iyong blockchain wallet. Dahil karamihan sa mga NFT ay nakabase sa Ethereum, karamihan sa mga marketplace ay tumatanggap ng Ether bilang isang mabubuhay na pagbabayad. Para makabili ng Ether, kakailanganin mo ng account sa crypto exchange at pagkatapos ay ipadala ang crypto sa iyong blockchain wallet. Kapag mayroon kang sapat na pondo, maaari kang magpatuloy at i-connecta ang iyong wallet sa NFT marketplace account. Ayan, tapos ka na. Ngayon ay maaari kang bumili ng NFT anumang oras na gusto mo. Pagkatapos ma-verify ang iyong pagkakakilanlan sa isa sa mga platform na ito, maaari mong bilhin ang currency ng direkta sa halaga nito sa merkado. Sa sandaling nakakuha ka ng isang disenteng halaga ng isang sikat tulad ng Bitcoin (BTC), oras na upang tumingin sa isang auction site. Sisingilan ka ng bayad kapag gumagamit ng cryptocurrency para mag-check out. Ang bayad ay nag-iiba ayon sa kung gaano kasikip ang blockchain sa kasalukuyan at sa kung anong currency ang ginagamit. Paano mo malalaman kung nabenta ang iyong NFT? Dahil ang mga site na ito ay kadalasang hindi gumagamit ng tradisyonal na email, kakailanganin mong suriin ang page ng mga benta para sa mga na-update na alok sa asset na iyong ibinebenta. Kung makakita ka ng katanggap-tanggap na alok, o kung binayaran ng isang user ang buong pres yung hiniling mo, matatanggap mo ito. Ang mga crypto fund na inaalok ay ililipat sa iyong wallet. Magagawa mong i-withdraw ito at gamitin ito para bumili ng iba pang produkto sa pamamagitan ng crypto o palitan ito ng cash. Gawin mo lang ito at pwede ka nang kumita sa pagbili at pagbenta ng non-fungible na token. Madali lang na gawin ito, kailangan lang ng tiyaga at strategiya upang maasa sa gawain ito. At dito nagtatapos ang ating video. Kung mayroon kang opinyon tungkol sa paksang ito, huwag maiyang i-comment sa comment section sa baba ng video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at turn on ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Sa susunod na pagkikita, goodbye!